Magandang araw at buhay. Ang video na ito ay ginawa ko alang-alang sa mga request ng mga subscribers. Importante kayo sa akin dahil na-inspired niyo ako. Paano mapaglalabanan ang pagiging marupok? Marupok, kahinaan, lack of confidence, bibigay na, uso ko na. Guys, tayo ay nilikha ni Lord bilang pinakamataas na uri ng nilalang. Tayo ay nilikha niya na may pinakamataas na antas ng pag-iisip at pangunawa, at tayo ay nilikha niya na pinakamapangyarihan kumpara sa iba pang uri ng antas na may buhay at bagay. Ngayon, natanong mo ba, bakit ba ako patatalo sa mga buhay-buhay o bagay-bagay at pangyayari? Guys, nasa pagdadala mo yan. Oo nga, pero paano mo ba ito mapaglalabanan? Tumingin ka sa paligid. Ikaw lang ba ang nahihirapan, na may pinagdadaanan, na may problema, may sakit, nanaloko, at may problema? Hindi. Marami dyan at baka mas malala pa nga sila sa iyo. Ang sitwasyon mo ay nakakatulong para maging matatag sa buhay ng bukas. Huwag mong gawing vitamins o tubig ng buhay ang kahinaan yan. Palitan yan ng mga bagay na mas worthy. Hindi yan pagiging marupok o kahinaan. Challenge yan. Nararamdaman mo yan. Huwag kang bibigay. Huwag kang susuko. Isipin mo, normal pala ako. Nararamdaman ko ito. Diverting attention lang. Yung bang salip na yung mga negatibong bagay na yan ang i-entertain mo, isip ka ng iba para malibang. Marami dyan. Tulad ng paglilinis ng bahay, magbasa, o panonood ng masasayang TikTok o comedy vlog, magluto, magbake, gardening, kumanta ka kahit sintonado ang boses mo. Kung normal na sitwasyon, mamasyal ka. Mag-online selling at sumigaw ka ng pamain po. Mag-video ka. Yung mga kalokohan mo at i-upload mo sa FB. Pili ka sa mga nabanggit na yan kung ano ang nababagay sa iyo. Kanya-kanya lang yan. Another point guys is pagtanggap o acceptance. Imulat mo ang sarili mo sa realidad ng buhay. Matuto kang magtapon ng mga basura. Ibig sabihin, waste all the negativities. Yung mga bumabagabag sa isip mo na magpatiwangal, gumawa ng krimen. Ang mga yan ay mga basura yan. Waste them all. Lahat ng problema ay may solusyon. Pero kung ang pamumroblema mo ay hindi solusyon, divert ka muna ng attention. Let the problem problems you. Kung accepted mo ang daloy ng buhay, hindi ka magiging marupok. Huwag kang tatakas. Magpakatotoo ka. Isang tabi ang pride. Live within your means. Huwag maiinggit. Maging masaya ka kung anong meron ng iba at kung ano ang para sa iyo. Matutong magtiis at maghintay. Sabi sa psychology, individuals are different. We are surrounded by random of different personalities. So, kailangan kilala mo ang sarili mo. Hindi yung ibang taong kikilala sa iyo para masolusyonan mo ang kahinaan o karupukan yan. Oo, meron tayong consultation, personality development, mga kapwa na pwedeng magbigay linaw, healthy reminders. Pero the big fight begins with understanding the self. Psychology matters. Kailangan natin sa buhay yan. Naniniwala ako dyan. Pero sa simpleng ganap, kung hindi mo tutulungan ang sarili mo na ito ay matuto at tanggapin ang mga bagay-bagay, plakta ka. Mind controls over matter. Huwag paapekto, huwag patalo, laban lang. So guys, sabi ni Lord, binigay ko ng lahat sa iyo yan. Pinakamataas na uri ng pag-iisip, pangunawa, kapangyarihan. Gamitin mo yan, gagabayan kita. Tama? Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Sana ay nabigyan ko ng linaw ang inyong puso at pag-iisip. Guys, may din China ka ba? Oo! Kasi ang rupok-rupok mo. Wow! Remember, masarap mabuhay kung may kaalaman, lalo na kung inspired ka. God first.